Ang atin po ngayong ihahanda ay ang tagliatelle con salsa di trufa i crayfish. Yan. Saka salsa di trufa blanca. Alam nyo ba na para po dun sa mga hindi nakakaalam, ang trufa blanca ay ang tinatawag na diamante de cocina dito sa Espanya o dito sa Europa. Yan. Magluluto tayo ng tagliatelle, perejil, tomate cherry na ginayat natin sa kalahate sa gitna. Gagamit tayo ng yung cream, nata cream, itong trufa blanca, olive oil at saka yung crayfish. Yan, ang trufa ay isa, napakamahal po nitong trufa blanca. Dalawa pong klase ang trufa. Isang trufa nigra at isang trufa blanca. Pero ang pinakamahal ay ang trufa blanca. Ang trufa blanca, kung hindi doon sa mga hindi nakakaalam, tinatawag na diamante de cocina na nagkakahalaga ng 3,000 to 6,000 euro per kilo. Hindi, ang trufa blanca. Yun naman trufa nigra ay nagkakahalaga ng 1,000 to 1,200 per kilo. Pinakamahal ang trufa blanca kaya tinawag na diamante de cocina. Marami niyan sa Italia. Yung gagamitin natin tagliatelle fresco, magpainit lang ng tubig para dire-diretso ang ating pagluluto. Gagamit tayo ng isang bawang. Hayatin lang natin. Isang bawang. Tapos ito, sigala. Itong crayfish. Gayatin natin sa gitna. Ayan. Ganyan lang siya. Gayatin natin ganyan para maganda yung luto niya. Para madaling kainin. Pati sa mga kliyente, madaling kainin kasi pagka ganyan na biyak. Hindi tulad ng basta ilalagay lang. Isa pa yung lasa niya. Makukuha niya yung lasa pag niluto, pag ginayat niya yung sigala o yung crayfish. Yung perejil, gayatin lang natin ang pino para may lagay natin dun sa gagamitin natin ito mamaya. Yung perejil, tapos yung cherry, yung tomato cherry, gayatin lang yan sa gitna sa kalahati. Yun lang sa gitna. Okay, simulan na natin ang pagluluto. Yan, kumukulo na. Lagyan lang natin ng konting asin, yung pang nakulo ang tubig. Para may lasa na yung pasta natin pag niluto na, nilagay natin doon. Lagyan ng olive oil o yung mantika, kung may mantika kayo, kahit anong mantika ang ginagamit nyo. Lagyan na natin yung bawang.
Tapos lagyan natin yung sigala. Lagyan natin yung tomato cherry. Habang nagluluto ng sigala, lagay natin yung tagliatelle fresca, lutuin na natin. Okay. Pag naprito na yung sigala, itong crayfish, pag naluto na natin yung crayfish na yan, atin muna tanggalin lang tanggalin para hindi siya masira, para hindi masira yung forma niya, hindi siya madurog. Habang niluluto natin yung tomato cherry, pinitrito natin ang tomato cherry. Pag naluto na yung tomato cherry, buhos yung nata. Okay. Lagyan natin ng konting asin, konting pimienta, tapos lagyan natin ng sal, yung aceite o yung langis ng trufa blanca. Yan. Bango. Lagyan natin yung perihil. Yan. Tapos, atin uling ibalik para makakuha siya ng sabor ng trufa blanca. Kasi mas malasa ang crayfish pag medyo pinirito mo. Tikman. Wow. Super sarap. Iba talaga pag may trufa. Okay. Tanggalin ulit natin para hindi siya madurog. Tapos lagay natin yung tagliatelle fresca natin. Okay. Hanggang sa medyo siya maiga, lumapot yung sabaw niya.
Okay, ganun lang kadali. Kita nyo yan, luto na siya. Ganyan lang kabilis. Luto na. Okay, plating natin. Okay, plating na. Sarap ang bango. Bigla akong nagutom sa amoy pa lang. Lagyan natin ng konting salsa. Yan, napaka-importante ng salsa na yan. Gawa ng salsa ng trufa. Then, saka natin ilalagay ang sigala. Yan siya. Then lagi ng konting perihil. Sa ibabaw. At ito ang pinaka-importante. Yan. Tanya. Okay, luto na. Sarap ng ating tagliatelle con tartufo, tagliatelle con sigala o crayfish.